hindi advisable. Not unless talaga magsa-snowball. Yeah. Kasi parang kung titignan natin, squishy lahat eh. And, ayan na nga. Marksman. Oh. So ito, ang early game definitely is on the side of RRQ. Mm-hmm. Pero pagka mid to late game, it will be Blacklist International. Actually, kahit early nga eh, may pangsagot yung Blacklist International. Oh. Nasa kanila Matilda and Clint. At eto na ang ating mga coaches. Dalawa para kay Coach Bonchan. Tapos isang notebook para sa coach ng RRQ. Tinignan pa ni Coach Bon, oh. What was that look, Coach Bonchan? The last look. Last look. Well, naka-face mask eh. Baka nagsabi naman si Coach Bon na GG. Alam, mabait naman si sige, Coach. Sige, mabait. Sinabi niya like, good luck. GG. Good luck, Coach. Eto na ang ating mga heroes for both of our teams. Again, this is game number 3 lamang ng dalawa ang Blacklist International. Will this be the end of this game or extend pa ng RRQ as we head into the land of Dawn? Early game will go to the side of RRQ. Blacklist International may konting adjustment or konting pagbabago muna sa kanilang aggressiveness. Okay, so naging XP lane Cho with the concussive blast. Siya yung parang quote-unquote tank ng lineup na to. And Blacklist International, it's a race against time yung game na to. Again, you said it, early to mid for RRQ Hoshi, mid to late for Blacklist International. Unahan na lang talaga. Oh. And if for RRQ Hoshi, there is a chance na sila nga talaga yung mas mauna sa Blacklist based on the power spikes. Oy. Pero ang ganda ng umpisa na yon. Then Blacklist International, maging story nila mamaya is, can we hold on until the late game na sobrang sakit na ng damage ni Wise? No, eto na. Nakita pa natin naka-first blood kanina si Oheb sa may bottom lane. Kasi kanina nagkakaroon sila ng pokes. So ito yung masasabi natin na for RRQ, she magsistay muna na sa bottom lane yung kanilang Rafaela. And right now, Blacklist. Sabi natin, RRQ Hoshi ang lamang in terms of the early game. Pero nakukuha nila eh, napupush or napupull nila yung trajectory ng laban kasi nakikita natin ngayon si Wise doon na siya nagpa-farm ng laban kasi nakikita natin ngayon si Wise doon na siya nagpa-farm. Oh, nag-i-invade. Ito yung isa sa mga signature niya. Nag-i-invade talaga si Wise. Kukuha siya ng Skid Lizard, Rock Ursa. And hindi lang naman si Wise gumagawa noon. A lot of great junglers really do that. But parang mas maganda yung para sa isang Aldous eh. Kasi hindi ka lang nakakuha ng gold, ng XP, nakakuha ka ng stacks. It's all about the stacks. Pero yung nga na nasipa, papalayo. Oh my, he is down sa kamay dito ni Vin. Ito yung gustong gawin ng RRQ Hoshi. Yung parang dadaanan nila yung mga players para makapag-set up ng play. But again, Blacklist International, they're ready to defend the mid lane turret. Although, pwede sila silipin dito ng RRQ, si Wise. Ito pala, malunok kay Clay mid. Gusto nila agad patayin si Wise. Pero ito na, pero it's like, oh, the turtle take down. Parang sakit, turtle na kuha dito ng Lunox. Here comes the chase fate! Boom! Sa kamay or sa kamao ni Wise kesa sa ult militao dito ni Clay. Here comes the backup R7 with a Wave Dragon. Edward is down. And ang laban natin ngayon is a 2-2. Salisihan ang nagaganap na may backup. Oh, RRQ Hoshi. Ano, expected naman to talaga sa alam na natin eh. Alam na natin, expected. Yung maganda dito, Blacklist International, nakaka-respond sila, nakakapag-trade sila, wala pang death dito si Wise, nakakuha pa nga siya ng kill, Oheb nakakuha din sa kill. So in terms of the scaling ng mga key heroes nyo, yung gold laner nyo, at saka yung jungler nyo, Blacklist International, it's still there. Yeah, I think for Blacklist International, mas sila yung nag-setup ng tempo, no? Kasi sa may top lane kanina, parang sumagot lang yung RRQ Hoshi. Humabol lang sila doon sa ginawa ng Blacklist International. And again, this is going to be a long, long game, guys. Kuhanin nyo lahat na mga pwede nyo kuhanin ngayon na kainin habang nanonood sa ating laban. Kapitan lahat ng pwedeng kapitan. Because RRQ Hoshi, hindi pa na talaga nabibigyan yung mga nasa lanes. But speaking of lanes, Clay will get yet another kill para dito sa ating laban, bottom lane. Here comes the chase fate, Wise together with Haji, nagkaliparan na, tatlo yung lumipad doon. Skylar is down, sa kamay dito ni Wise, another stack. Double kill for the one punch man of Blacklist. Yung masakit lang doon, hindi nakapush ang
Blacklist International, pero makakakuha naman ng shielding doon si Oheb in the bottom lane. Blacklist International, yung maganda din naman doon is hindi sila nawala ng Torres sa top lane. Akala ko nga mapupush na ng RQ Hoshi, pero mukhang makunat pa yung shielding, nakatulong yung shielding, pero kaya sobrang lapit na ng gold natin. Yung purple buff ni Wise nakuha ni Albert. Naagawan pero Freddy Erzeg dito para kay Haji. Here comes Blacklist International, disengage for the side of RQ Hoshi at bottom lane, sila naman ang nagzo-zone out against Oheb. So ngayon, ang Blacklist ay pinofocusan sila ng kanilang kalaban sa may sides. Mm. Hindi nila pinapansin si Wise. Ganun yung nangyayari eh. Oh, RQ Hoshi, yung sa lineup nila, yung paano sila mag-rotate, the Lunox, the Paquito, and the Cho, and then of course, the Bruno with the Rafaela, parang lagi silang pwedeng may sagot. Pwede sila makukuha ng kill, pwede sila makukuha ng trade, and again, guys, relax lang. This is expected of the spike of RQ Hoshi. Yung lineup nila na ganito yung takbo ng laro para sa kanila. Eventually though, RQ Hoshi, mararamdaman nila if it gets into the 15-minute mark tas hindi pa nila mahuli si Wise. Who, by the way, 3 kills na yung Aldous. Mararamdaman nila yung sumpok ng Aldous ni Wise. Ako dito yung RQ Hoshi, hanapin na nila agad eh. Kasi kung, kaya nga sila kumuha ng Lunox para makapag-burst agad either the Aldous against the Fovius here. Pero mapapansin natin, we have the Scarlet Phantom already for Skylar. And ito na naman yung mga klase ng mga plays, guys, na talagang hindi mo na magkakitaan. Focus mo na on the sides. RQ Hoshi, gusto na nilang kumuha din ng Torre against Blacklist International. But Blacklist International, they're ready to win. Nakita pa nila dito yung mga players ng RQ because of the chase fate. Pero sakit na ni Albert. Sobrang sakit. Kailangan talaga iwasan yung Paquito dito. Now Blacklist International, though, nakaka-push. 2 turrets taken down by Blacklist, RRQ Hoshi. Hanap ng sagot dito sa mid lane. Mid lane, Haji. Napalig dito ni Bruno. Pero nga lang, here comes RRQ Hoshi with the Wave of the Dragon. Si speaker. Nasipap si Wise na bakunat niyan. Oheb, Wise doon. Makakalimutan niya. Oh, maybe. Here comes Edward again with that demonic form. Oh! Double kill para kayo, Oheb. There is no breaking the code. Taking down 2 players of RRQ Hoshi. The turnaround slam dunks galing kay Air Edward! The magic is still there. Nakapag-double kill si Oheb. The mid lane tower of RRQ Hoshi goes down. Si R7, baka mauli pa! Ay! Saan ka pupunta? Sabi nila Oheb, Blacklist International now activated. Nasa kanila din ang Filipino Sakuragi of Esports bottom lane. Gusto kuhanin ng Blacklist International. Ako, RRQ Hoshi. Sabi natin kanina, kanina lineup is more on the early game. Ngayon naman, it is the ubi time. Sabi ng Blacklist International, lahat sila ngayon nagpo-force na. Ang sakit ni Edward. Ramdam na ramdam. Parang, alam mo yung nagdadabog. Nagdadabog na pabato sa'yo. Oh, Filipino ube versus the Indonesian ube. Ito yun din yung ube ng RQ Hoshi eh. Pag-ingat dito ang Blacklist International, magkocontest ng RQ. Ay, naku na ni Wise! Hindi nasilip. Walang makakasilip sa Blacklist International on the turtle take. At lumalamang na ngayon ang Blacklist. This is the time that Blacklist International already has the damage. RRQ Hoshi, given na may damage ang kanilang kalaban, pwede silang ma-pressure ngayon. Oh, ito na. Chase Fate. Here comes Topang ni B. Okay, may knock-up doon. Pero papasok ang Blacklist International. Oh, may Viva Pinin mag-flicker out. Albert! Pero back away. Here comes. Again, unstoppable for Oy. Double kill agad. Dalawa patay para sa side ng RQ Hoshi and Blacklist. Suave play para sa nila. The counterplay of Blacklist. The Fovius. The question is, can RRQ Hoshi force a game number 4? Ang sagot, the Fovius, that they can't, the counterplay is too strong. Tignan mo, Albert, na burst down ni Haji, sakto si Edward, si Skylar, hindi umiwas kay Vince, so nadamay din. Skylar, hindi umiwas kay Vince, so nadamay din yung Rafaela, double kill for, actually, napunta kay Oheb yung kills, but Edward with the setups. Oh my God, ganun ka-intense si laban. Intense na rin ang lalamunan namin ni Renmore ngayon. But wow, Blacklist International, this is the type of lineup na kahit isa lang yung pumasok, kaya nang baka pa ng iba. Ito ta, pwede sila sumugod anytime. Limahan na to, guys. Nakita nyo na to, kung nagbubrawl kayo, alam na alam nyo kung paano isalpukan doon. Gulatan ang ating makikita ngayon.
And Wise is already at 304 RRQ Hoshi. Bawal silang manggigil. Pero isang pitik lang ng skill ni Oheb dito, ang sakit na agad. 602 start para sa Clint. 304 para sa Aldous. Yung mga timers binigay ko, parang ano lang doon. It's an estimate. Pero Blacklist International, definitely, pwede nila bilisan yung timers na yon kung maganda yung umpisa nila. At maganda na maganda ang umpisa nila. We're almost 10 minutes into this match. Tignan mo yung stat lines ng main damage dealers ng Blacklist International. Mahirapan dito ang RRQ Hoshi. Mahirapan ang RRQ Hoshi. Ang bilis. Bilis kumuha ng Lord. Hindi nakasagot or hindi nakasilip dito ang RRQ Hoshi sa ating laban. We have the Lord now for Blacklist International now at 4.3K gold. Imagine, meron ka ng Farsa of Haji, meron ka pang Mathilda ni Oh My B. Napakahirap for RRQ Hoshi na pumosisyon ngayon kung sila ang dedepensa. Anong late game, anong 15 minutes Blacklist International, kayang-kaya rin nila tapusin to na maaga. Mukhang magagawa nila, the Lord marching down the bottom lane, and Blacklist smells blood. Blacklist smells game number 3 goes to the Philippines. It is the time para sa perlas ng silanganan. Inaantay lang nila ang kanilang binibit-bit dito na isa pang depensa. Feathered Airsec, may pipilitan lumayo ang RRQ Hoshi na zone out si Skylar. Ang Oheb, that is one player down. Sira din ang mid lane turret as well. Habang nangyayari yon, si Wise nagpa-farm lang. Tick-tock! Sabi dito, nag-side ng Blacklist. Masisipa si Edward. Pero nga lang, siya ay makakapag-purify. RRQ Hoshi, hinahatid sa kanilang base. Meron dong Winion Wave. Merong Winion Wave. Slide. Double kill. And this is it. Oh my God. This is it. Goodbye. Sabi dito, ni Oheb against Albert Bin. Malalayo din. And Blacklist. With a 3-0. Wow. Blacklist International! Sorry! Dapat pre-practice natin yun! Isa ba? Okay, isa ba? Sorry! Back-to-back losses to the Philippines and Blacklist International! Pinapakita nila na oo, minsan nababasag ang code, minsan nababasag ame, pero babalik kami at babasagin namin kayo. At nang bumalik ang Blacklist International, doon na nagkaroon ng pagkakataon na hindi na makalingon ang kanilang kalaban. All the doubters, all those questions sa kalakasan ng Blacklist International, ito na ang sagot. Our champions of MPL Season 8 showing how good they are as a team. Wow, Blacklist, thank you for starting off this day in the best way possible. Deserve the hard work. Pagkatapos nung talo nila sa BTK doon sa upper bracket, ang dami na nagdududa. Iniisip nila, kaya pa ba ng Blacklist? Pinakita ng Blacklist, kayang-kaya pa nila. At dahil sa resulta na to, back-to-back, 0-3 losses to the Philippines for RRQ. Blacklist, thank you so much for RRQ. I know we joke a lot, pero they're a really strong team. And winning against them in this way feels even sweeter kasi alam natin gaano.